morning, world. Good morning, Hong Kong. Welcome to Bebs MTV. Kumusta na kayo lahat dyan? Ingat po tayo palagi. Thanks God for everything. Hello. Good morning, everyone. Halika kayo, kain tayo ng aking fruit salad. Ngayon pala ay January 27 na. So, malapit na matapos yung January. And then, another second month of the year 2021 is coming. Good luck na lang po sa ating lahat. Halika, kain tayo. Ito na pala yung aking almusal ngayon. Yung ginawa kong fruit salad. Ang sarap. Nagyan ko siya ng banana, dragon fruit, may mayonnaise pa, saka yung persimmon, orange, at saka blueberry. Ang daming fruit combination. Ito siya, guys. Mimplahan ko ng milk at saka ha. Cream. So yummy. Stay healthy tayo. Saka diet-diet din kunti para hindi tayo makapitan ng virus. Speaking of virus, alam nyo guys, ang pandemic ngayon ay lalo ng magiging tawag dito, problema. Kasi dito nga pala sa HK, hindi maganda yung takbo ngayon ng COVID kasi alam nyo kung bakit. Instead na paalis siya ay dumadami pa siya. Alam niyo ba yung nakakalungkot dito? Wala akong day off. Okay lang yung wala akong day off. Pero yung nakakalungkot ay napapaligiran na kami ng mga estate na at mga street na marami na yung close. Ibig sabihin ng lockdown na sila, guys. Noong na yung sa Yaumati, saka sa part ng Thai Kok Choy, mayroon ng mga na-lockdown doon. Jordan. Saka ngayon ay malapit na dito. Yung Hong Kok, yung street na malapit dito sa amin, Siam Shu Po, Namsyong. Diyan na guys, malapit na talaga. Mga estate na yan. May 39 estate na kailangan na silang i-undergo ng tawag dito. Kumbaga, separate na sila, i-lockdown na sila kasi hindi na mabilang yung mga cases na nandoon, na nangyayari doon sa kanila. Marami ng positive. Wala talagang kasiguruhan kung kailan pa kami magkaka-uwi nito. Kasi instead na mawala yung sakit na yan ay lalo pang dumadami. Saka palagay ko tatagal talaga. Si Lord lang talaga yung makakagawa ng solusyon dito. Kasi yung mga tingnan natin na ang daming mga countries, mga malalaki at mga mayayaman na mga bansa, they tried their best na makapag create ng vaccine pero walang umubra na vaccine na effective. Mga kumbaga hindi naging successful, guys, di ba? So ngayon nagka-divide na yung decision ng mga countries sa bawat
ano kung kailangan mo talaga magpabaksin o hindi, kasi marami yung mga bad side effects ng mga vaccine na yan. So for me, kung akong tatanungin if gusto ko magpabaksin o hindi, malamang yung isa sagot ko ay ayaw ko talaga. Kasi instead na protection lang yung gusto mo, ibigyan ka pa ng maraming sakit. Eh, halimbawa, healthy ka naman, ang purpose mo lang na magpabaksin ay para hindi ka makapitan ng COVID. Tapos, yun pala, pag nakapabaksin ka na ay parang nilagay mo yung sarili mo sa kapahamakan kasi magkaroon ka ng mga side effect dyan. At saka, instead na wala ka pang sakit, magkaroon ka ng sakit. At saka, pag mamalasin ka ay mamamatay ka na lang bigla. Meron yan guys, marami sa news. Kaya ingat-ingat tayo. So, makikita nyo, hindi talaga maganda yung sitwasyon. Kaya need natin na mag-pray lagi at saka ipagpatuloy natin yung pagsisi natin sa kung anong mga kasalanan na nagawa natin kasi hindi natin talaga piho kung anong mangyayari pa. Kaya need natin maging handa, not only ourselves, also our family. Guys, nauna, stay healthy, stay alert, stay safe. Kailangan always in presence ng ating mind na kung ano man pag lumalabas tayo, kung ano yung mga hinahawakan natin, kung sinong makakasalubong natin, careful talaga. Maliban sa merong law na social distancing at saka antay yung mga hindi sumusunod ba na wala kang mask, maliban dyan ay talagang yung pag-iingatan natin yung mga kinakain natin at hinahawakan natin, yung mga nilalanghap nating hangin. More pa dyan, syempre, mag-iingat tayo kasi hindi natin alam kung sino ang makasalubong natin. Wala, kumbaga, mahirap na talaga. Iba na talaga kasi ay noon, free tayo. Ngayon, palala na talaga. Kaya dito sa vlog na ito, pasensya na kung medyo malungkot ako kasi itong katotohanan na mahirap talaga ito i-combat, mahirap talaga sugpuin itong virus na to. Habang tumatagal, lalo pa siyang tumitindi. Dito talaga matest yung weight natin. Ganun pa man, habang nabubuhay tayo, hindi tayo dapat mawala ng pag-asa. Basta't mag-ingat lang tayo at laging magdasal. Pag-produce na lang natin ang lahat. Gawin na lang yung lahat natin na makakaya, magtulungan, magkaisa, mag-ingat. Para hindi naman dagdagan pa yung problema. Kasi kung magkaisa lang tayo, magtulungan, kung pairalin lang yung pagmamahal at pagmalasakit sa bawat isa, siguro, saka magsisisi lang tayo sa mga kasalanan natin dyan. Sa pamaraan na yan, maawa sa atin si Lord. Saka, mawala na rin itong kinaparap natin na problema. Maging normal yung lahat, dyan na lang yung isipin natin na sa awa at tulong ni Lord, darating yung time, magkaka-uwi din tayo. Kasama din natin yung family natin at maging normal din yung lahat. Kaya guys, hold on. Stay faithful tayo to God. At saka stay careful tayo sa ating mga self. At saka be helpful, share the blessings, and always be thankful of what we have.
even in the midst of this pandemic. Lagi tayong magdasal at saka sana lagi tayong healthy. So, thank you sa panonood. Thank you sa pakikinig at saka thank you din sa pag-subscribe at saka pag-like. Salamat sa support ninyo sa BebSim TV. I love you all. Ingat palagi. God bless us all. Bye-bye.